Hello, hello mga ka-nurse. Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas na kasalukuyan ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang, like the video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So mga ka-nurse, kamusta na kayo? Kamusta ang health? Kamusta ang kalusugan? Sana wala kayong sakit. Sana maayos ang inyong sitwasyon ngayon. Sabi nga natin, health is wealth. Ate Nurse, ano ang mga supplies na kailangang bilhin para kay baby? Habang naghahanda ka para sa iyong sanggol na umuwi, gugustuhin mong magkaroon ng maraming mga item. Kung nagkakaroon ka ng baby shower, maaari kang maglagay ng ilan sa mga item na ito sa iyong gift registry. Maaari kang bumili ng iba pang mga item bago ipanganak ang iyong sanggol. Crib at bedeng. Para sa crib at bedeng kakailanganin mo ang mga sumusunod. Mga sheet, 3 hanggang 4 na set. Ang mga sheet ng flannel ay maganda sa panahon ng taglamig. Mobile. Maaari nitong maaliw ang sanggol na nahihirapang makatulog. Noise machine. Maaaring gusto mong makakuha ng isang machine that makes white noise, soft static or a rainfall. Ang mga tunog na ito ay maaaring makapagpakalma sa sanggol at makakatulong sa kanilang pagtulog. Changing table supplies. Ito ang mga kakailanganin mo. Mga lampin, 8 hanggang 10 bawat araw. Baby wipes, non-scented, alcohol-free. Maaring sumubok lamang ng maliliit na size ng mga ito dahil minsan ay sensitive ang sanggol. Vaseline, petroleum jelly, mabuti upang maiwasan ang diaper rash. Mga cotton balls o gauze pad para may apply ang Vaseline. Diaper rash cream. Rocking chair na may isang footstool. Para sa rocking chair kakailanganin mo, unan para mapahinga ang iyong braso kapag nagpapadede. Donut, unan. Nakakatulong ito kung ikaw ay may pain dahil sa isang episiotomy mula sa iyong pangaganganak. Kumot upang ipambalot sa sanggol kapag ito ay nilalamig. Mga damit para sa bagong sanggol. Para sa mga damit ng sanggol kakailanganin mo. One-piece slippers, 4 hanggang 6. Ang mga gown type ay ang pinakamadali para sa pagpapalit ng mga diaper at paglilinis ng sanggol. Mga guantes, para sa mga kamay ng sanggol upang maiwasang maggasgas ang kanilang mukha. Medias o booties, mga piraso ng daytime na outfits na nag-snap, pinakamadali para sa pagbabago ng mga diaper at paglilinis ng baby up. Pangkalahatang item. Kakailanganin mo rin ang mga sumusunod, 1 dosenang, burp cloths, receiving blankets, 4 hanggang 6, hooded bath towel, 2, mga washcloth, 4 hanggang 6, ang bathtub, ang isa na may duyan, ay pinakamadali kapag ang sanggol ay maliit at madulas. Baby bath at shampoo, para safe, hanapin ang mga pormulang no tears. Nursing pads and nursing bra. Breast pump. Car seat. Karamihan sa mga ospital ay nagre-require ng car seat na maayos na may install bago umalis sa ospital. Kung kailangan mo ng tulong, tanungin ang iyong mga nurse sa ospital para sa tulong sa pag-install nito bago maiuwi ang iyong sanggol. Maaaring may gusto pa kayong idagdag sa listahan na nabanggit. You may comment down below para sa mga mommies na maaring matulungan natin. Ang bawat paanakan,
Laying in o ospital ay may kanya-kanyang listahan din ng mga baby needs na kailangan mong dalhin. Maari mong ihanda ang mga ito at ilagay sa isang bag. Hangad ko ang iyong safe delivery, at maging healthy ang sanggol na iyong ipapanganak. Congratulations in advance! From Ate Nurse. Panatilihin po nating maganda ang ating kalusugan, maging malayo sa sakit, at mag-practice ng healthy lifestyle para naman maging maayos ang ating health. So yun lang po mga ka-nurse, sa hanggang sa susunod na ating pangpaksang pag-uusapan, sana po ay makikita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na video. So yun lang po, bye mga ka-nurse! See you sa next video! Shoutout muna tayo sa aking mga active members. Kung gusto nyong ma-shoutout sa aking mga susunod na video, please comment down below. #ShoutoutAteNurse